ang gawin natin dito, mamarka tayo dito. Yung dito. Saka dito. Yan. Bubutasan natin yan ng sander upang magkaroon siya ng ventilation dyan. Ayan. Nawang ko siya ng ganito upang meron tayong dito siya. Pabutasan nyo ito muna hanggang diyan. Tapos gawin nyo ito. Stainless din ito. Stainless din yung materials dyan. Yan, lagay natin. Yan. Tapos i-bolt lang ninyo yan. Yan yan. Dalawang bolt. Dalawang bolt lang na gagamitin natin. Tapos lagyan nyo ng nut. Ayan. Higpitan ninyo mabuti. Ito stainless din ang ginawa ko dito. Nalagay ko ito. Ito stainless ito. Higpitan ng mabuti yan. Higpitan ng mabuti. Ipapas kabila. Yan. Yan ang pagkatrabaho niya. Kaya kung ating iisipin ito, yung ating magastos dito, eh, konti lang gastos nito. Dahil itong kaldero, binili ko lang ito sa junkyard.
Parang 70 pesos. Kasi per kilo lang yun. Kaya higpitan nyo mabuti dyan ang bolt. Sobra yung bolt niya. Putulin lang siya. Yan siya. Ayan. Maganda siya dahil mayroon siyang ganito upang yung kahoy mo hindi malaglag doon. Ayan. Pagkatapos nag-welding ako kanina itong pangtaas niya. Ito siya. Yung taas niyan. Oh, ayan, tingnan ninyo kung anong ginawa dyan. Oh. Parang ganun lang siya. Oh. Ayan. Oh. Ah, tapos, ayan. Ilagay dito sa taas. Ayan. Ah, ayan na siya. Ayan, complete. Complete na siya. Ayan ang kumplito natin at saka hindi pa finished product ito dahil hindi pa napintura, no? Magpintura pa kami. At ulitin ko po, ito ay mas durable siya dahil itong aluminum nito or alloy sa kaldero natin ito. Matagal masira ito. Kasi heat resistant ito siya. Yung dito sa ilalim, stainless sa labadura yan, stainless steel, so hindi man madali masira yan. At saka kung ito siya, pwede sa kahoy, pwede uling, basta dry lang, pwede dyan. Lagyan ko ng pagkanon siya, parang hindi malaglag yung mga kahoy niya. Ito, okay. This is the finished product of our alloy kalan. Alloy and stainless kalan. Finished product. Yan. At makikita ninyo ang kanyang kagandahan. Mag-demo tayo. Lagyan natin ng apoy at lagyan natin ng... Ayan na po, tinitesting na po natin, dinidemo natin kung ano ang lakas ng apoy niya. Hindi lang dyan. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa viewing ninyo at sa pakikinig. Ito po ay economical masyado dahil ito po ay gamit ng natin sa bahay na hindi na natin ginagamit tulad ng langgana, kaldero, lalo na po ang kaldero. At simple lang siya po ang paggawa nito. Sundan nyo lang po ang aking ginawa at pwede rin i-develop siya. Kahit na anong uri ng kahoy, pwede dyan, pwede uling. Ayan siya. At maraming salamat sa lahat.